noble man of courage and bravery. She graduated from her bachelor's degree in psychology at Trinity University of Asia as magna cum laude last June 2022. Since 2015 up to present, she has purposely and actively attended various seminars and gatherings intended for honing leadership and awareness dedicated to the progress of the state of PWD's aiming for inclusive spaces in the society. She is currently the president of Kasali Network Kabataang Sama-samang Lumalaban para sa Inklusyon. Also, she is working as a communities and coalition assistant under the nonprofit organization Project Inclusion Network, or PIN. Her role mainly revolves on implementing Kasali Kami Youth Voices for Disability Inclusion, a project sponsored by the U.S. Embassy in the Philippines through the Emerging Voices Small Grants Program. It is a brainchild of PIN and Kasali Network out of the pursuit of strengthening, synergizing, and sharing the voices of youth with disabilities in the Philippines. So shall we watch the film of Miss Bless? Maria Bless Adriano, at sa araw po na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga naging karanasan ko bilang isang estudyante at kung paano po ako natulungan ng RBI sa journey na ito. Konting background lang po tungkol sa akin, ako po ay hindi inborn na blind. Taong 2012 po nang ako ay nagkasakit, naapektuhan po nito yung aking mata, hanggang sa nauwi po sa retinal detachment. Sa edad po na 14 years old, hindi po naging biro yung ganong karanasan ng bigla ang pagkawala ng paningin. Sa kabila po noon ay gumawa po ng paraan ng Panginoon at sa pamamagitan ng isang radio station ay narinig ko ang tungkol sa Resources for the Blind. Bago pa man po kami dumiretso sa kanilang opisina, ay nagbaka sakali pa kami sa huling pagkakataon. Nagpunta po kami sa East Avenue Medical Center para tignan kung meron pa nga bang pag-asa. Ngunit sabi nga po sa kanilang mga findings ay wala ng operasyon o anumang gamot na maaaring makalunas sa aking paningin. So, dumiretso po kami sa kanilang opisina, sa Resources for the Blind, at doon po ay nakausap ko yung kanilang mga staff at mga blind pastors. Agad pong napawi yung bigat ng aming puso, kasama ko po yung aking nanay, dahil ipinaliwanag nila na paningin ko lamang yung nawala. Pero marami pa rin akong ibang mga senses na pwede kong i-maximize para mamuhay pa rin na katulad ng ibang mga tao. Sa proseso po na yon, unti-unti, naging suki po ako ng iba't ibang mga trainings ng RBI. Una ay yung Braille Literacy Training na dinadala po na dito sa aming bahay. Sumunod na po doon ay yung computer hanggang sa mga leadership training. At itong mga trainings po na ito ay talagang naging kapaki-pakinabang po na habang naghahanda ako para makabalik sa pag-aaral ay nagbigay po ito ng kumpiyansa sa aking sarili at muling pagtitiwala na kaya kong makipagsabayan sa mga estudyante na walang kapansanan. So, ako po ay nakaranas din na matulungan ng RBI sa pamamagitan ng orientation nung ako po ay papasok na nung senior high school. Dito po ako nag-senior high school sa St. Paul University at San Miguel at naging bukas po sila sa suggestion na ito bago pa man po tuluyang mag-umpisa ang aming school year. So, ayun po, naging maluwag yung kanilang pagtanggap at bilang isang estudyante na may visual disability, masasabi ko pong malaking bagay ito na mabawasan yung kaba
na pumasok ka sa isang panibagong eskwelahan na may mga panibagong tao at mga panibagong kaklase na kailangan mong pakisamahan. At ayun nga po, sa tulong po ng Panginoon at sa effectivity nga po ng orientation na yon, ay nakapagtapos po ako ng senior high school with flying colors. At talagang ito ay hindi lamang sa sarili ko pong kakayahan, kundi dun sa sama-samang suporta at tiwala na ipinadama po sa akin ng aking pamilya, ng aking mga kaklase, teachers, at ng RBI. At ayun na nga po, pagpasok ko ng college, nung time na yun, hindi na kinailangan ng orientation dahil, kumbaga, ako na po yung mismo nag-i-initiate na mag-orient sa aking mga teachers at classmates sa mga iba't ibang reasonable accommodations na pwede nilang ibigay sa akin. At sa journey na ito, meron po akong tatlong punto na gustong i-emphasize. Una na po dyan is yung relationship. At ito pong relationship na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Unang bahagi po is yung importansya ng relasyon natin sa Panginoon. Dahil bilang estudyante na may kapansanan, bukod po dun sa mga iba't ibang barriers na pwede natin maranasan na may kaugnayan sa ating disability, marami pang ibang mga pagsubok ang maaari nating maranasan katulad ng financial instability o kaya naman ay mga health problems. Katulad ko po, nung ako'y college, ay may ilang pagkakataon po na talagang muntik na akong mahinto sa pag-aaral dahil sa pagkakasakit o kaya naman ay bagaman ako po noon ay nakakuha ng full scholarship, ay mayroon pa rin pong mga additional expenses na kailangang bayarin katulad po ng allowance, ng upahan, ng bayad po sa aking naging guide, lalo na po ng first year ako. So, itong mga bagay na ito ay kaya lamang nating malampasan sa biyaya at sa kaalaman at karunong ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pangalawang uri ng relationship ay yung relationship natin sa ating mga kaklase at ating mga professors. Sobrang importante na to dahil ang relationship ay nagbubunga ng maayos na perspektibo ng mga tao sa ating paligid. Kung ang ating relationship ay hindi maliwanag, kung hindi malinaw, may mga pagkakataon na iba yung nagiging trato sa atin ng mga tao. Halimbawa na lamang, yung tinatawag na infantilism. Kung minsan, nagiging masyadong maingat ang mga tao sa pakikipag-usap sa atin, na nagdudulot ito ng parabang pagtatrato sa atin na mas bata kaysa sa ating edad at sa normal na maturity natin. So kung minsan nagiging masyado silang maingat o kung minsan hindi tayo inaallow na magkaroon ng mga leadership tasks, maging leader sa isang group dahil sa pananaw na baka mahirapan tayo o baka hindi natin kayanin. Pero kung tayo ay may maayos na relationship, maayos na communication sa isa't isa at tayo ay tinitignan ng tama, walang hadlang para maranasan natin yung mga activities, yung mga task na inaakala ng iba ay para lamang sa mga sighted. Pangalawa is yung reaching out. Dito kasi sa reaching out, dito nakapaloob yung ating initiative on both sides. Initiative ng estudyante na lumapit sa kanyang mga teachers kasi hindi naman natin talaga masasabi na magiging smooth yung ating mga lessons, yung ating mga subjects at activities. Dadating yung pagkakataon na mahihirapan tayo, magiging challenging yung understanding natin. So, importante na si estudyante, kung tayo nahihirapan, huwag tayong matatakot na lumapit sa ating mga professor at magbigay sa kanila ng mga suggestions kung papaano yung mga lessons ay higit nating matututunan.
At gayon din naman yung ating mga professors, kung sakasakali na mapapansin natin na ang iyong ating mga estudyante ay nahihirapan, hopefully ay magkaroon din po tayo ng initiative na kamustahin sila, tanungin sila kung sila ba ay nakakasunod sa mga lessons. Isang karanasan po na mababahagi ko tungkol dito ay yung aming subject sa chemistry. So, syempre, ang chemistry ay isa sa mga subjects na kinakailangan talaga ng visual understanding. Lalong-lalo na pagdating sa mga chemical formulas, mga dinodrawing sa board. So, dahil po, nung mga unang pagkakataon ay hindi ako nag-reach out sa aking professor, talaga yung mga score ko sa quiz at exam ay hindi kanais-nais. Parang lower than 50%. At hindi yon naging madali para sa akin natanggapin. So, naisip ko na baka kailangan kong kausapin yung aking professor. I-suggest ko sa kanya na baka maaring mas maging descriptive siya dun sa aming mga lessons. So, lumapit ako sa kanya, ipinaliwanag ko, at salamat naman na kanyang tinanggap. At ayun nga, dun sa mga sumunod kong exam ay mas naging maayos na yung aking performance. So, yun yung nagiging bunga kapag ka ang professor at ang estudyante ay nagre-reach out sa isa't isa. At pangatlong bagay po siguro ay yung pagiging resourceful. Kasi naniniwala po ako na ang reasonable accommodation ay hindi naman kinakailangan ng mahal na mga gadget, equipments o mga materyales. Isang halimbawa na po dyan ay noong nagkaroon po ako ng subject na zoology, kung saan kinailangan po naming maunawaan ang functions at importance ng mga bones at muscles ng isang frog. So, syempre po, nung una, mahirap isipin kung papaano nga ba ito maipapaunawa sa isang blind na katulad ko. Pero dahil sa collaboration namin ng aking professor at ng aking mga klase, nagkasundo po kami na gumamit ng modeling clay. Ito yung mga karaniwan na nabibili sa mga bookstore na pinaglalaroan ng mga bata, o kaya, ayun nga, nagiging educational material din siya. So, sa pamagitan ng modeling clay, ihinugis namin siya na katulad ng mga muscle ng frog. At sa pamamagitan nun, nakasabay ako at nakaunawa ako katulad ng mga estudyante na mga kaklase ko. So, sobrang importante ng tatlong bagay na yun, relationship, reaching out, at resourcefulness, para po ang isang estudyante sa anumang antas man, high school, at lalong-lalo na yung college, para makasurvive tayo sa ating pag-aaral. And syempre po, hindi rin mawawala talaga yung suporta ng ating pamilya at mga organization katulad ng RBI para kami rin bilang mga estudyante ay patuloy na magtiwala sa aming mga sarili anuman yung mga pagsubok na maaari naming maranasan sa hinaharap. So, hanggang doon na lamang po ang aking ibabahagi, at maraming salamat po sa pagkakataong ito. God bless you all po. Thank you. That really amazes me because she graduated magna cum laude in psychology. And I was thinking, because when we admitted Kyla in our department, if you know that we have a blind student, first year student in psychology, somehow what challenges us is how to teach her the SPSS, the statistics computer app, the counseling, and all other major courses. But then what we have discussed in the faculty, we just said, anyway, we'll cross the bridge when we get there. So although Ma'am Mitch is very supportive to us now, na she said now we will undergo trainings like this. And I know that some of you teachers in here, you will be handling her, and also with other students that will be coming as well, especially that we are training ourselves to accommodate these special people. All right, so we will move on
to our another survivor, no, of a college degree, how she was able to graduate her college degree. And let me introduce to you, she is Clarice Pinuela, is a graduate of Bachelor of Science in Business Management, major in Human Resource Management at Cavite State University, Carmona Campus. Currently, she is a freelance project and talent manager, freelance virtual assistant, and national athlete, creative and communications head of Kabataang Sama-Samang Lumalaban para sa Inklusyon or Kasali, and the current pillar head of employment of youth as Advocates Philippines. So she is with us today with her mom. May we welcome her, Miss Clarice Pinuela and mom. So, good morning, everyone. Kamusta po kayo? That's great to hear. So, first of all, I would like to emphasize and mention how grateful I am na nandito po ako sa harapan nyo to tell the story of my college life and how I survived. Hindi naman survive, actually, hindi naman po siya mahirap. And nag-enjoy po ako ng sobra nung college life ko kasi napaka-inclusive po nung naging university namin sa Cavite State University sa Carmona Campus po. So, I think all of us have, we all have stories to tell. And yung greatest story na is kikwento natin or we can tell the world is yung own story natin. And I believe now we all have long journeys to walk through, and I would like to share to you yung sinabi po ni Catriona Gray nung siya ay nasa winning pageant niya last 2018 sa 2018 nung Miss Universe, na sinabi niya doon that her dad would always tell her that the longest journey begins and starts with the single step. And if we have a dream and an ambition and it seems like it's so far away and it's so high up, we always tend to be overwhelmed. But if we look at it na siya ay one step at a time, one day we will look up from our feet and we will reach our destination eventually. So nung gumraduate po ako, hindi po actually yun yung gusto kong course. Gusto ko po talaga psychology. Pero hindi po ako nagkaroon ng opportunity sa ibang school na makapasok doon kasi nga medyo hindi po sila familiar sa my visual impairment. So since lumaki na po ako sa Carmona, nag-elementary po ako doon hanggang high school. Kaya parang medyo mas naging accessible for me yung mga educational opportunities po doon. So, by the way, I'm Clarice Pinuela po. I'm 24 years old and I was diagnosed of having retinitis pigmentosa. So, sa kwento po ng mommy ko, what I can remember, dinala niya po ako sa 3 or 4 doctors para lang malaman, just to find out na yung visual disability ko or yung impairment ko has no cure at that time. Pero ngayon, hopefully, sa naririnig namin po sa US, by God's grace, ay meron na pong mga treatment for retinitis pigmentosa. So, also, I would like to emphasize how grateful I am because I live in a family where all of them are so great, so supportive of me. Mapa-pag-aaral man po yun, mga extracurriculars ko, and nung sa sports ko po, palagi po sila talagang nandun. So, mahalaga po kasi yung support system for person with visual impairment sa mga pag-guide and sa mga bagay na gusto naming i-achieve. So, mula preschool, I mean hanggang grade 3, naka-enroll po ako sa private school na
yung mga teachers po doon ay wala pong idea kung paano mag-handle ng persons with visual impairment kasi noong mga time po na yon ay nakakabasa pa po ako ng large print. So katulad nung pinakita ni Dr. kanina na yung mga papers mo na may malalaking linya, naalala ko lagi akong pinapaserox ni mami ng gano'n na sobrang dami kasi yun po yung ginagamit ko sa mga exams. And good thing po kasi teacher din po si mami sa school na yon, kaya parang nag-guide-guide niya din po ako and yung mga teachers ko doon. So, nag-abroad po si mami and nung grade 4 ako, yung lola ko po yung nag-guide sa akin and siya po yung nagbantay sa akin, nag-alaga. So, fortunately, we discovered this special education center, yung PWD office po sa Carmona, na very accommodating sila and yung mga programs nila doon, yun po yung pinaka naging foundation ng journey ko and ng mas pinadali na buhay as a blind person. So, mula grade 4 hanggang grade 10 sa Carmona po ako nag-aral and medyo may sad part lang po kasi sa akin kasi medyo late ko natutunan yung computer. So, dito na po pumasok yung RBI. Yun yung first time po na in-invite nila ako is dun sa computer eyes training nila. That was a 5-day training. So, full pack training yon kasi for a beginner like me, umuwi ako na marunong na ako gumamit ng MS Office. Marunong din ako gumamit ng social medias, gamit yung computer and phone kasi tinuro din po nila yun. And naging super helpful po nang sa akin. Imagine nyo po, mula elementary grade 4 hanggang grade 10, most of the time, ang ginagamit ko po ay braille. And physically, medyo mahina po yung kamay ko. So, medyo napapagod po talaga akong gumamit ng slate and stylus, yung manong pagsusulat po sa braille. And as I can remember, binili po ako ng daddy ko ng Perkins Brailler nung high school ako. So, para siyang typewriter po na doon ako pwede magsulat. So, type-type lang, ganun. Kaya mas napabilis po. Pero may time po kasi na pinagawa po kami ng intervention scheme sa math. So, struggle is real doon kapag pinag-usapan yung math sa blind. Hindi dahil hindi namin siya kayang matutunan, but because yung mga visual na presentation niya, especially sa mga geometry po, mga ganyan, medyo mahirap siya sa amin. So, 32 pages po yung pinagawa sa amin noon and minano-mano ko siya sa braille. Kaya medyo na pa-wow na lang ako kasi hindi ko natutunan yung computer earlier. So, in-invite ako ng RBI, that was grade 9 po ako noon. So, at least na-prepare po nila ako na at least bago ako mag-senior high, bago ako pumunta sa mas specific na pag-aaral, is natutunan ko na po yun. So, sa tingin ko na nag-excel naman po ako sa mga ganong bagay, sa mga improvements, pero katulad po ng sinabi ni Ate Joyce kanina, most of the time, nagiging problem is hindi yung disability. Hindi yung dahil hindi kami makita or less yung nakikita namin, but because of the environment and yung mga nakapaligid sa amin. So, naaalala ko, kasi gradual po yung case ko, so habang tumatanda ko, mas lumalabo yung nakikita ko, ganun. And tinapat kami ng mga doctors namin na pwedeng dumating sa time na completely blind kami. So, na-prepare naman kami doon. Tapos, naaalala ko na kaya ko pa maglakad, kaya ko pa pumakita yung mga dadaanan ko. Pero dahil surrounded ako ng mga tao na alam nila na blind ako, kada makikita nila ako, hahawakan na nila ako. San ka? Kita mo? Parang lalo, may time nga po na maraming times na mas nararamdaman ko na madada pa ako kapag ginaguide ako kasi hindi pa po sila ganun ka-equipped kung paano kami i-guide. Hindi rin po kasi, parang personal lang po ako in-invite ng RBI noon eh. Hindi po through LGU or something like that. Kaya hindi rin sila ganun ka-ano. So, hindi naging helpful, hindi naging healthy para sa mind ko, to be honest, na mas mapaligiran ako ng mga tao na alam nila na less yung kaya kong gawin dahil lang malabo yung mata. Karang ganun po. So,
During grade 10, buong taon ng grade 10 po, inisip ko kung paano ako paano ko mababago yung tingin ng tao, ganun. Kung paano mangyayari na malalaman nila na kaya ko din naman gumalaw mag-isa, kaya ko matuto mag-isa. So, nag-decide po ako, nagsabi po ako sa parents ko na gusto ko po mag-aral outside of my comfort zone, outside ng Carmona. Though very ano sila, very accommodating nga yung mga schools, pero aside from walang humanities and social sciences po sa Carmona, nag-decide po ako na sa Manila, sa STI Cubao, malapit po yun sa RBI. So, yon, nagsabi po ako sa parents ko na doon ko gusto mag-aral. Hindi po dahil para mas elevate, kasi pag sa province, ewan ko buba, pag sa Manila daw nag-aral, mas advanced, mga ganun. Pero hindi po dahil ganun. Gusto ko po pumunta doon kasi gusto ko panibagong mga friends, panibagong classmates, teachers, and yung mommy and daddy ko po, family ko po, nandito pa rin po sa Cavite. Kaya kinuha lang po nila ako ng someone na mag-guide sa akin. So parang as in completely different and completely out of my comfort zone. Kasi hindi ko rin naman po palaging kasama nung mga past years yung kinuha nilang guide ko. So, ayun. And first day ng school, dun na po ako nag-aral sa Manila, inobliga ko yung sarili ko na I have to do this differently. I have to act differently para maumpisan ko po yung improvement. And nung uso po, di ba, introduce yourself, ganyan. So, nung sa high school po ako, nung nasa Carmona pa ako, palaging antagal ko po talaga bago magsalita. Parang binipilit po ako, ganon. Kasi yun na po yung na-impart, yun na po yung inisip ko na parang nakakahiya, nakikita nila. Yung parang tinititigan ka, pangit po kasi sa feeling niya parang, alam mo na tinitingnan ka nila as lesser than them. So, yun. Kaya nung time po na nasa Manila ako, pinilit ko na parang makita nila na katulad lang din ako, parehas lang nila ako, kung anong kaya nila sabihin, kaya ako din naman magsalita. May mga times pa nga po na parang, ewan ko, iniisip nila na kapag di ka nakakakita, parang less yung pang-intindi mo. Ewan ko po, may mga ganun pong times. So, to cut the story short, nagawa ko naman po yung goal ko, nakuha ko po yung gusto kong improvement na makuha sa sarili ko, and ginawa ko po yun also to prepare for my college life. Nung alam ko na nag-improve na ako, nagawa ko na yung mga bagay na hindi ko magawa dati, gawa ng mga taong nakapaligid and yung mismong environment, bumalik po ako sa Carmona and doon po ako nag-aral sa Cavite State University. Iba pa rin po siyempre yung magiging kaklase ko, iba-iba ng course. So, nagawa ko pa rin po yung mga bagay na natutunan ko nang nasa Manila ako. And unang pagpasok ko pa lang sa school na yon, alam ko na inisip ko na walang blind-blind dito, walang priority-priority dito, walang yung parang, ay sige, unahin natin siya. Yun nga katulad na sinasabi ni Ate Joyce, nakakaawa siya. Mga ganun po. Naalala ko, nag-entrance exam po ako doon. Kasama ko yung mommy ko. Siya po yung nagbasa ng exam sa akin noon. And doon ko naramdaman na dito pwede ko din gawin yung ginawa ko sa Manila. So, nung nag-college na po ako, ang mga natutunan ko na bagay po is, una, kailangan ko maging self-reliant and yung assertiveness kailangan palaging nandun. Kasi yun din po yung natutunan ko nung lumayo ako sa comfort zone ko na meron ding introduce yourself. Every end of my introduction, I would always tell my professor, ma'am or sir, I'm a visually impaired. And magugulat sila, hindi nila alam. Na kasi hindi rin po sila nasabihan kasi last minute na po ako nag-entrance exam dun eh. So, tanong sila, paano gagawin dun? Ang sasabihin ko lang po, mag-discuss lang po kayo, treat me na katulad ng mga kaklase ko. Kasi kung paano po sila, kung ano po yung kakayanan nila na makapag-cope up,
sa mga lessons nyo, kaya ko din naman po. And kung meron po akong hindi kayang gawin, and alam ko po kung paano po sabihin sa inyo yon, so magsasabi po ako, parang ganun. And fortunately, yung mga teachers ko po doon, very open po sila sa mga suggestions ko. And ang naging iba na malaking kaibahan noong mga time na elementary and high school days, katulad na sinasabi ni Bless, para pong hindi na gano'n na, nung elementary and high school po kasi ako, alam niyo po sa math, parang never, wala akong natutunan sa geometry kasi mga drawings po yun, diba? Triangle, ganyan. Lagi po silang nagbibigay ng alternative. Like, eto na lang gawin mo, mas madali to. O, eto na lang gawin mo kasi di ko alam kung paano ituro sa yung ano, eto na lang para may grades ka. Parang ganun mo. So, para saan pumunta ako sa school? Para lang sa grades. Parang, yun po, as in totally, wala akong natutunan sa geometry and yung mga iba pa pong subjects na ganun yung mga tema-tema. So, nung college, natutunan ko, which leads eto sa second ko pong natutunan, na kailangan maging strong yung strategic thinking ko. Kung paano ko matututunan yon kung hindi alam ng professor ko, kailangan matutunan ko, malaman ko kung paano ko sasabihin sa kanila kung paano nila ako tutulungan. Kasi ako naman yung nakakaalam. So, naiintindihan ko po nung time na yon na kailangan magmumula sa akin yung mga suggestions kasi sila, wala naman po silang idea kung paano yung nakikita ko, paano yung kaya kong gawin, ano yung mga hindi ko kayang gawin. And naging sobrang enjoyable po nung college life ko kasi lahat, parang wala ko naaalala na in-exempt ako ng teacher ko. Ay, sa PE po. Kasi badminton naman yun. So, di ko naman kayang gawin yun. Tsaka mga Arnis po, yung mga ganyan, may mga ganyan po activity sa PE, di ba? Nagagawa ko po siya and ang hindi ko lang po talaga nagawa is yung sa badminton kasi alam nyo na, baka ano, ganon. So, pero gumagawa pa rin po kami ng alternative, syempre. Doon understandable na kailangan may alternative kasi yun yung mga hindi na kayang gawin. So, also, kailangan ko maging magkaroon ng positive na social connection sa mga tao sa paligid ko. Kasi alam niyo po, ang impression sa akin nung nasa Carmona ko, high school and elementary, maldita daw po ako kasi daw po, pag inbinabati nila ako, inihintian nila ako, wala daw akong expression. So, hindi daw ako nagsasmile back, hindi man lang ako nababate. Siyempre, hindi ko po sila nakikita. Kaya naiintindihan ko din po sila. Pero nung high school, nung college, first time po no na black section po kasi kami nun, so hanggang fourth year sila yung kaklase ko. So, as in, nagkaroon po ako ng masayang connection sa mga kaklase ko and sa mga professor ko. Yung mga usual na ginagawa, di ba, minsan po after class, punta tayo sa ganito, sinasama din po nila ako. Pero nung mga unang days, kasama ko po si mami sa ano sa school. Sabi nga po nung isa kong kaklase, ba't kaya kasama niya yung mami niya? Minsan po, iba yung kasama ko, guide ko, pag hindi po available si mami, may gagawin po siya sa school. Sabi, sino? Yaya niya ba? Yung parang gano'n. O kaya, marunong kaya siyang umintindi ng Tagalog, mga ganon, kaya may kasama siya, translator, parang ganon. Pero nung mga sumunod na nakausap ko na po yung mga kaklase ko, buong parang 1 month or 1 week lang ako sinamahan sa school or two. And then hanggang huli, sinusundo na nila ako sa bahay, kahit po hindi related sa school works, sinusinasama din po nila ako. Gala, ganun. Kaya parang naging masaya po kasi dun pala, kapag nagsimula sa'yo na maging approachable ka and ikaw din, matuto ka din mag-approach sa iba, dun din magsisimula na tatratuhin ka nila same way na kung paano nila itrato yung mga sighted na friends nila and yung mga students nila. Kasi naging okay din po yung relationship ko with my professors there. And also, kailangan ko din po nung time na yun na maging aggressive sa lahat ng mga opportunities. Kasi
dati, parang impossible po sa akin na makasali sa mga organizations sa school. Kasi parang outcast, parang ganun po yung nararamdaman ko. Pero nung college, sumali po ako sa mga different organizations doon and yung sa journalism, mga ganun po sa mga extracurricular, like yung sa mga singing, mga choirs po, mga ganyan. And doon po, natutunan ko ng college ko na parang hindi dapat palaging ang nakikita ko is yung hindi ko kayang gawin. Kasi ganun din ako mapaperceive ng iba eh. So pag naging mahihain ako, pag hindi ko natutunan na i-open up yung kung ano ako sa iba, kung ano yung first impression nila, yun na yun. Kung na hindi mo kaya, yun na yun. Parang ganun. So, also, natutunan ko na maging appreciative sa mga tao sa paligid ko nung college ako. Kasi, alam niyo po, nung high school ako, mula elementary, hahatid lang ako ng lolo ko sa school. And then, bago pa mag-uwian, like 1 hour. One hour before pa mag-end yung class, ay nandun na po yung lolo dad ko. So, wala talaga ako naging friends. Nung college, yon naging okay naman po and masaya. Kasi natutunan ko na yung mga tao sa paligid ko, kung ano yung mga role nila. Kasi lahat po sila may role sa buhay natin, lahat ng mga tao nakakasalamuhan natin. So, ngayon po, gumraduate ako last year and wala pa po ako nung actual na or formal na employment. And nag-freelance po ako as a talent manager. And nag-handle po ako ng mga models and mga photoshoots and events. As a service po sa client ko. So, freelance din po na writing and mga ibang virtual assistant work. So, ayun po. So, for me, hindi ko pa man nakukuha yung job na gusto ko or wala pa man akong job. I think, totoo pa rin yung sinasabi ni Katrina doon na ang dream, ang pag-reach ng dreams is one step at a time. So, at the end of the long journey and after we step in one step at a time, sooner or later, we'll be able to look up from our feet and eventually we'll reach our destination and goals in life. So, ayun po. And kailangan lang po din talaga na magtulungan para mas maging safe and enjoyable yung learning experiences ng mga blind and as well as yung mga teachers para hindi din po sila ganong mahirapan and maging like walang idea sa blind community. Yun lang po. And I hope na someday magkaroon ako ng blind friend na dito nag-aaral and maikwento din po nila na yung Adventist University of the Philippines ay very enjoyable yung experience nila po dito sa university nyo kasi alam ko naman po na magiging approachable po kayo and ma-i-apply nyo po yung mga na-share namin dito kasi at the first place, hindi nyo naman po initiate yung ganitong event kung hindi po kayo interestado na i-open yung university nyo for us. So, thank you po in advance and I'm looking forward na magkaroon po ng maraming blind friends na magta-testify po para sa university nyo. Thank you po. Thank you, Ms. Bless, for your wonderful testimony. Were you blessed by Ms. Bless? Yeah, thank you. And also, I know that all of you were inspired from all the lessons and all the testimonies that or the lectures that we have heard this morning. Who among you were inspired? Please clap your hands. Okay. So there were a lot of people here who were inspired to listen to the presentations. So I hope also that you're aware of the General Conference Special Needs Ministries. So I'd like to read a very short quotation from that. Would you agree that this kind of seminary that we have is a ministry and an inclusion? I mean, the inclusion program that we'll be having is a ministry. Would you agree that this is a ministry?
Yes. Okay, this is a ministry, and those who will embrace this ministry pledge to conquer every barrier that prevents anyone from coming to Jesus to become part of His family. And this is a wonderful opportunity to reflect His character. And let us open our doors, as what was mentioned in the Special Needs Ministries Manual. Rejoice as some may walk slowly, but observe as all are moving toward the kingdom of heaven, where there will be no pain or sorrow, where there will be no one with special needs, where we will all be changed into the perfect reflection of our Master, who cautions us today, as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me. And so, we'll have the last question and answer so that we may be able to ask also our speakers here and our guest here. So do you have any question? Maybe we can entertain one or three questions that you would want to ask. Is there any question? Okay. There's a question po. Sir Chov, ito po. And then please let us know po who's going to ask. Sir, dito na lang, lapit na lang po kayo. I am the Records and Admissions Office Director po, and of course na banggit po natin about the admissions a while ago. And so that's one challenge probably before, especially our differently abled individuals will be able to come here. They have to go through admissions. Now, of course, as we saw, legally, AUP has to attempt to accept everybody, regardless of their different abilities, especially with those with visual impairments. But then, the basic question there would be, are we allowed to say no as an institution? For example, if the person would like high-skill degrees, such as those in medicine, nursing, perhaps, is there a way that we are actually allowed to say no? If not, what should we do as an institution? That's actually my first one. The second question would be, as an institution, what should we be doing now? Should we be proactive in making sure that our facilities are ready, our people are ready? Or should we be more reactive that only when they come, that's the only time that we should do things like this? Parang ganun. So, yeah. I guess I'm more concerned on the first question actually, but then if the two questions can be answered, that would okay, be nice. Sige po. Thank you, sir. Dr. Alarez po. Thank you for your question. Your question is about admission. Okay. We say all children or all students should be admitted in a certain school as long as that student meets the requirements. So if a student comes to you and after filling up the forms and interviewing, and you said, and your reaction and your decision is the child has fully met all the requirements except that he is a special child. So accept the child because that is his right. Remember Article 24 of the Convention on the Rights of a Child. All children should have the right to education.
that goes with students as well. All students have the right to education. Your only concern might be is how the school can adapt or cope with the needs of the special child. So if the child comes to you and he cannot answer the questions altogether, then you can probably have a reader to read to the child the questions so can answer it, as mentioned by the one who spoke a moment ago, that there is a reader who can help the child. Or it could be computerized so the child can answer, or it could be brailled, or if the student has low vision, it could be in large print. No one will say that a child cannot be a doctor, cannot be a nurse, or any other high professions. Everyone can, because we say all children, all students can. It's only up to the university to provide adaptation, accommodation, modification. And there are many ways of doing that. Okay pa? Okay pa? Yeah. Thank you. And then the second question po. Second? Ay, sorry, sir. Ano yung second, sir? We should all be proactive. As I have said, the commission, on higher education encourages all institutions to offer courses on special education. So right there and there, a would-be teacher, let's say, or a would-be businessman or any other course is ready that there is such a that they will learn something about special education. So we should all be proactive in our services to students with special needs. If they are there, of course, no. When you offer your curriculum programs, say this university is open for students with visual impairment, with deafness and autism and the like. So that means you have a teacher who is trained in special education on teaching the deaf. Because remember that the curriculum is the same for all kinds of children. It's only a matter of methodology, how to adapt methods for this kind of people. So all teachers, for that matter, should be special education teachers. That's the second position. The first position, we are all general education teachers. And the second is, we are all special education teachers. Because before we know it, one of us could be there. You and I, probably, or you and me and the rest of us, could probably have some sort of autism, which is a special disability, it's a disability. Each of us has some form of autism in us. Yung bang mga gusto lahat, example is, puti lahat ang isusuot ko. For all you know, that's a sign. yung ganon. Kasi hindi man natural yon, di ba? Na ganon. O kaya yung bang penchant nyo na ito lang ang lahat kayo may collection ng butterfly. Yan, sa bahay nyo, puro butterfly. For all you know, that's a form of autism. Similarly, kasi po yung ano yun eh, focus lang ba sa isang bagay. Ganon. Pero hindi naman siya alarming. Kasi ang may autism po kasi ang intelligence niya is normal. Kanya lang meron siyang penchant for something. Like yung magpe-paint. Lahat na lang ng ano niya, painting. Okay. Yung po ay isang form din yan. Likewise, ganun din po sa blind at saka deaf. Meron din po silang
kakanyahan na kanila lang. So yun po yung ating titingnan pag nandito na sila. Sila po ba ay, ano po ba yung magagawa ng university o ng faculty para mas matulungan natin ang batang ito to achieve his or her goal. Someday, baka yan eh maging Einstein. O, alam niyo po, si Einstein may autism yun. O, maging isang Roosevelt na presidente. Pagkatapos, yung pala nung maliit, nung bata pa siya, when he was in grade 4, he was a dropout, may learning disability siya. And many other people who have achieved so far. Meron din pong yung blind din siya na nagtrabaho siya sa White House. I think, alam niyo yon, di po ba? Na akala natin, bulag, ganun hanggang ganun lang siya. Pero yung White House, magtrabaho ka doon. Tayo nga hindi nakapunta sa White House. Di ba? Mas maano yun. Malay nyo, baka merong maging piloto na, ano, na blind. Hindi natin po masasabi. Hindi natin hawak ang kanilang kaalaman, hindi natin hawak ang karunungan nila o ang kanilang ma-achieve. All we know is that all students can learn. Thank you. Okay, thank you po, Dr. Merla, for that. So, inclusive, all should be accepted, but we need to be proactive, especially with our program, especially on this kind of inclusion topics. Now, we can entertain one more question. One na lang po. Sige, ma'am. Si Dr. Habian po. One more question. And then, sige po. Thank you. My question is very simple. This is for Ma'am Lopez. You did mention a while ago about time. Now, how do you know whether it's already 12 o'clock, 2 o'clock? Thank you. Yun. Thank you po for that question. So, yung sa daytime tsaka nighttime naman po, so it's not just because of we anticipate it. We use our cell phones po na nagtotalk para magsabi po sa amin ng time. Tapos yung watch, kung kayo po you wear your regular watch, kami din po, we have our talking watches. Ayan. Meron na rin po kasi ngayon mga smartwatch. So, ang kagandahan po sa mga smartwatch. Tang twister yun. Sa mga smartwatches po natin, meron na rin po siyang accessibility. So, kunyari, yung, hindi na lang time yung ma-access mo doon, but even the notifications from your phone. So, kaya naman po using those technologies that we have. Thank you po, ma'am, for that question. Ah, last po. Oh, sige po. One more question. Sige po. Okay, ma'am. From the benefit po dun sa, alam ko tanong din po to na aming science teacher, saka mga math din po. Because po, so, there are one teacher told me po na paano ko ituturo yung sa laboratory. Ayan, may mga lab. Tapos, paano nga po ba na yung mga sa math din, yung higher math natin, algebra, ganun. Paano kaya nila how would this the teacher be trained to do that na for example nila makahandle lang ganitong situation? May mga tips po ba kayo dyan, sir? Siguro I will answer to that on questions, no? Although our Resources for the Blind is doing different skills training like yung STEM, which focus on the science, technology, engineering, and math. So we have parang scheduled training for STEM subjects. And we, ang participants namin are those who are teaching science, technology, and especially yung math. Siguro, if the school requested, na mag-request kayo ng, ano, ng training for that, and then we can invite teachers who teach students with visual impairment, specifically to those subject like math, science, para at least they can give you the tips on how they can teach those students. Kasi sometimes, alam natin na math is very hard talaga, even the sighted people. How much more para sa mga visually impaired? So, mahirap po talaga. So, gaya niyan, mga techniques lang po niyan. So, what we will do is mag-invite po talaga ng mga
nagsanay na nagtuturo ng mga VI so that they can give you tips. Ganun lang naman po ang gagawin po natin. Although, kailangan talaga natin ang mag-request po kayo and then we can do it kahit online or kung gusto nyo pupunta dito and then we can invite professors ng math para at least mabigyan yung isang student na masalba natin, makagraduate siya. Napakasaya siguro ng isang universidad. Makita natin later on, nandun po siya. Very successful. Sabi nga ni ma'am, malay natin, maging piloto po yan. Pero we have lots of visually impaired na mga teachers. Ang dami po nilang mga teachers, ang dami po nilang mga ITs, nag-work po sila sa mga BPOs. May inventor po tayo, naka-invent po siya. Kasi hindi pa kayo aware, pero sa RBI, napakadami na po nating na-produce na estudyante. And they are enjoying their life, na na-enjoy din natin. So yun po yung gusto natin. Yes. Si Joyce daw, gustong magsalita. Yun. So para po dun sa tips lang po, para medyo mas specific po yung answer. Pagdating po dun sa mga math subjects, if we can make things tactile, kahit po mga improvised na materials lang, kung gusto talaga natin na mais... Kasi sa ngayon, na wala pa po tayong enough training for it, kung pwede po siya mas maidi-describe sa kanya into tactile form, mas okay po yun. So kahit mga improvised lang po. Naalala ko po yung teacher ko po nung college, dahil wala naman din po silang enough training pa kahit tumatanggap na po sila. Mayroon lang po siyang specific thing, nakalimutan ko lang po kung ano yun, na gusto niyang i-picture out ko sa mind ko. So ang ginawa niya po, drawing niya po sa palad ko gamit yung fingers niya. Tapos dinidescribe lang niya kung ano ibig sabihin dito sa position na to, ito siya, dito sa position na to, ganun siya. So at least po kahit papano, though mas helpful po kasi sa amin kapag medyo pa 2D type na yung itsura or 3D, mas ano kasi, mas specific. Pero syempre po, not all the time naman kaya nating mag-reproduce ng mga 2D at saka 3D. So kahit po simple explanations lang or simple examples, makakatulong na po yon. Sa science naman, ganun din po. Mga tactiles will help. Tapos, allow them to join kahit po may mga ano yan, may mga, kunyari, sa laboratories, siguro naisip natin, tatakot tayo kasi chemical siya. Kapag po alam natin na dangerous talaga, so syempre medyo we go away from it. Pero kung simple lang naman, kunyari, hindi naman masusunog yung kamay niya kapag nag-silence siya ng chemical, then let her try. O kaya, ang goal lang natin is ma-feel niya yung, ma-appreciate niya what, anong chemical yon. Kunyari, pwede naman pala niyang maamoy yon. So at least, nandun lang siya sa malapit kung talagang hindi niya pwedeng matouch. Kasi yung iba sa laboratory po talaga, hindi na pwedeng hawakan eh. So, yung simpleng kunyari, may kaklase lang na nakahawak din sa kanya, tapos tinutulungan po siya magsalin. At least po, may involvement po siya. Yung hindi po siya nandun lang sa klase or nakaupo lang siya, na wala siyang participation dun sa activity. Yung simple pong participation will surely mean a lot po dun sa blind. Thank you po. Speaking of 3D, no, 3D materials, actually, nakalimutan ko, RBI, nasa ongoing po kaming gumagawa ng mga videos on how to teach your students. So, nag-start kami, actually, meron na sa icevimathemat.org mathematics videos. Napakadaming mga videos po doon. And Philippines is also participating on making those videos para sa ating mga visually impaired. At ongoing po siya. Ginagawa po namin sa Cebu noong February 9. At itutuloy namin itong April. Ayan po. So try to visit icevi.org.com. Yun po. Para at least nandun yung mga sample math na ginawa po para sa visually impaired. Okay, thank you so much po, sir. Okay, let's give them a round of applause. Thank you for asking those questions. And I hope you will be able to take note of those answers because this will be very, very helpful, especially for us teachers, the academic staff, especially as we proceed with the inclusion of
those with special needs. Now, to close the program, may I call Dr. Annalyn Bacolod, HR Training Officer, for the closing remarks. Ay, mag-award muna. Ah, okay. Sige. Okay, so we would like to award the certificates first before we proceed to the closing remarks. So, if I may call on Dr. Lulina Mustasa, if she's here for our final mom on behalf na lang. And the Dr. Graysel Ansaban. So I'll read the citation po. Certificate, Adventist University of the Philippines, Human Resources Office and Faculty Development Center, award the Certificate of Appreciation to the International Agency for the Prevention of Blindness for collaborating with the Adventist University of the Philippines in organizing this orientation entitled Accommodation of Persons with Visual Impairment in Schools, Colleges, and Universities on March 3, 2023 at the Finser Hall Adventist University of the Philippines. Given this 3rd of March 2023 at the Finser Hall Adventist University of the Philippines, Putingkahoy, Silang, Cavite. Signed, Director Human Resources, Dr. Lulina T. Mustasa, Vice President for Academics, Dr. Graysel Ann S. Saban, and the University President, Dr. Arceli H. Rosario. We'd like to award the certificate to the International Agency for the Prevention of Blindness. And also for the Resources for the Blind Incorporated. Okay, we would like to also award the certificate to Ms. Clarice Pinuela and Ms. Marie Joyce Lopez and Ms. Maria Bless Adriano. And the last one, Dr. Mirla Olares. Thank you so much po. And now to close our program, we now call on Dr. Annalyn Bacolod for the closing remarks. Personally, I learned a lot. I enjoyed the seminar and I'm so inspired. Okay, before I move further, I would like to recognize Kayla Bagat. She just arrived. She is our student. Okay. With visual impairment. Thank you for coming, Kayla. Okay, you may sit down. Okay, what are my key takeaways from the seminar? One, it's very important to give clear, direct, specific instructions to our students or to people with this visual impairment. Second, hindi nila kailangan ng awa, kundi pag-unawa. And third, as educators or as a learning institution, it's very important for us not to focus on their disability, but to help them develop more of their abilities. So once again, I would like to thank RBI for
yes, coordinating with us. And also, I would like to especially thank all our speakers for sharing with us your time and for educating us about this. My appreciation to the Faculty Development Center through their director, Dr. Isguerra, and the Academics Committee for conceptualizing this seminar. I would like to also commend the College of Education, especially Ma'am Michelle Colliado, for coordinating this activity today. And to all of us who have spared time in coming and trying to embrace this inclusive education, the Lord be praised and may He be glorified as we try to open these opportunities to other students, especially to the student that we have already. Thank you very much for coming today. To formally close our program, may I call on Ma'am Amado Iliano to close, for the closing prayer. Let us all stand and pray. Almighty God, the best and the greatest educator of all times, we thank you for the gift of education and the opportunities it gives us for ourselves, for our families, and for the community. May we use this gift to create an inclusive and equitable learning classroom community. And also, we would like to praise you for this avenue that we have learned so much that we can cater to all of our students. May you continually bless us as we prepare for the Sabbath. And thank you for these wonderful people who enlighten us and who give us proper knowledge on learning and to be inclusive. May you continually give us the wisdom and the strength to provide inclusive and supportive classroom environment. And thank you once again, and forgive us, Lord, from all our sins. In Christ's name I pray, amen. We would like to... Hello.